Hi guys! Aris again! Hello YouTube! So, wala ba kayo mga kamay dyan? So, last time guys, kung napanood niyo yung video ko all about SSD, yun nga, gumamit ako ng Gigabyte SSD para dun sa operating system natin. Design na para dun sa system natin na ang maximum sequential read nito is 500 and sequential write na is 480 lang. So, na-mention ko rin or na-demonstrate ko na rin sa inyo yung boot up time natin kung saan nakapag-set tayo ng 19 seconds na boot up time. Yun nga guys, magmamigrate tayo dito sa nabili kong NVMe M.2 SATA sa Lazada na SX6000 Pro by ADATA na yun nga, nagre-range siya ng maximum write niya is 1,200 Mbps while ang maximum read niya is 2,100 Mbps per second, while yung SSD na ginamit natin last time is 500 lang yung maximum read niya and write na is yun nga, almost 500 din. So mas mabilis yung M.2 NVMe SATA kung i-compare nyo dito sa SSD SATA. Yung M.2 SATA natin, dapat meron kayong M.2 socket sa motherboard nyo. Since na ang ginamit kong motherboard, itong A320M Pro M2 V2 na meron siyang M.2 socket na 2280 yung pinaka form factor niya. Guys, sa mga may system na walang M.2 slot sa motherboard, pwede kayong bumili ng PCIe to M.2 adapter na mabibili nyo sa Lazada. Papakita ko sa inyo mamaya, around nasa 250 to 300 or 600, depende sa price na. Kung yung motherboard nyo, pag existing motherboard nyo, walang M.2, then gusto nyo gumamit ng M.2 SATA NVMe, so pwede kayong bumili ng adapter nun. Install natin, at the same time, upgrade natin to NVMe SATA yung system ko. So, papakita ko rin sa inyo kung paano i-install. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-clone, kung saan may naka-install na dun sa SSD ko na operating system. So, hindi ko na uulitin yung deployment ko. So, ang gagawin ko na lang, gagamit ako ng clone disk na software. So, check out nyo lang mamaya sa pagbabalik ng video.
secure nyo yung pagkakascrew nyo ng device natin para ma-check natin na intact yung device at hindi gumagalaw. Then, check nyo na rin kung totally nakadikit yung heatsink niya. Then, balik nyo na yung GPU para ma-testing na natin yung system, para ma-check natin kung na-detect na yung M.2 SATA natin. This time, nakabit na natin yung GPU. So, start na natin yung system natin. Before tayo pumunta sa operating system natin, check muna natin yung CMOS setup natin or yung BIOS setup natin kung na-detect yung M.2 SATA. So, open na natin yung system. Then, press nyo yung delete para pumunta kayo dun sa CMOS setup. Under ng CMOS setup natin, makikita nyo na detected na yung M.2 SATA natin. So, M.1 ADATA SX 6000 PM T256GB. While yung SATA port number 1 natin, ito yung existing natin na SSD na Gigabyte GPGS na 250GB. So, since na wala pang operating system tong yung ADATA natin na M.2 SATA, so, ang startup muna natin dito is yung Gigabyte natin na SSD kung saan naka-deploy dun yung operating system ko. Ang first boot pa rin natin is yung Gigabyte natin. So, save ko lang to or exit ko lang yung CMOS, then proceed tayo sa startup ng operating system natin. This time, dito sa Windows 10, check din natin kung fully detected na yung in-insert natin or install natin bagong storage na M.2 SATA. So, dito sa Cortana, pwede nyo i-type drive. Dapat mag-select kayo ng target destination nyo. Select nyo yung destination nyo is yung M.2 SATA na new drive na na-detect ng system natin. Yun yung kailangan nyong i-select. Then, click nyo lang yung procedure. Next nyo lang. Next nyo lang. Then, finish. Then, click nyo lang yung okay. Once na, magpo-proceed na kayo dun sa cloning natin.
SSD to NVMe. So without new installations. So pwede ring mag new installations kayo, pero kung gusto nyong i-retain yung dati yung operating system, so gamit lang kayo ng Macrium na cloning disk na free. So pinakita ko rin sa inyo kung saan website dinownload, then pag dinownload, install, the same time kung paano mag-clone ng disk. So yun guys, kung may mga question kayo, just comment nyo lang dito sa description ng video na to sa baba. The same time, again, maraming salamat kay Enrico TV para dito sa bulky clothing niya. So maraming salamat. Ibibigay ko rin sa inyo yung descriptions ng Facebook nila. So guys, kung nagustuhan nyo or very informative sa inyo itong video na to, kung meron ako sa inyo na i-share na knowledge, so like, share, and subscribe nyo lang yung video natin. Okay, so maraming salamat. Bye!